Tingnan pa rin talaga sa dito ng individual skills team plays and there's a post requested by Esmeralda. Direct Popey, papos daw. Direct Kev. Balikat mo tapos all good sa yan, tol. All good sa yan. Meron pa pre. Yung... Ano ba na? Yung... Sabado na, Sabado na. Meron pa doon yung tumatime lapse pa kami doon ng Sabado. Nag-vlog kami ng Thursday, biglang naging Sabado. Malapit yung transition mo doon na napakaganda. Pero eto na nga mga kaibigan, mukhang lalaban agad. Hindi pa pala natin napakilala to. Game number 2 wala. Mga kaibigan, best of 3 series, red side dito ang BSB Demon sa PNK. Kapwa naman sa Kufra, Wilson naman sa kanyang Thams. Shider Cute para sa kanyang Harith and Trevor para sa kanyang, ano pangalan nito? Estes. Ayan, sabi lang Panta naman, mga kaibigan. 1-0 lead them, syempre, for the Blacklist. Kyrie for this Claude. Eson Esports for this Uranus. Dexstar for this Hylas. Edward naman for Louie. At Aqua for this Esmeralda. Ako po. So, ito na nga, mga kaibigan. Eson ginagamit yung kalamangan niya para kay Demon. Pero so, masakit kasi ito sa ulo. May ano siya eh. May tutang pikit na makayang ibigay ng damage. Tingnan mo, long range. Diba? Mahirapan siyang lumapit kay Demon dyan sa pagkakataon na yan. Pero top lane direct. Tingnan natin mukhang Esmeralda and Thams naglalaban doon ng bakbakan na maigi. Sige, pinabalik pa nga, mga kaibigan. Hindi kinaya si Wilson. Uuwi na lang si Aqua. Level 3 na rin naman kasi siya dito. So, mabaganda nga naman yun para sa kanya. Pero BSB is trying to secure those orange buff for that Harith. So, tuloy-tuloy lang ang kalamangan dito or ang pag-angat dito ng pera ng BSB. Oo, tama ka dyan, mga besties. And so far, Blacklist International naman din dito at focus farm lang din ang kalang napapakita dito because of the funnel setup play na kakalang gagawin with Claude. Pero ayun na, sa likod. Nabigyan pa nga ata, mga kaibigan. Still, Demon, isecure na ba to? Sigurado. Bibigay sa Claude. Yun na, nakakuha na. Yun pa nga yung gusto niyang gawin, gusto niyang tumakbo para sa iba mabigay, para hindi umaman agad yung Claude. Mm-hmm. Diba? Pero at least, hindi naman nakabounty yung Claude eh. Oh. Pero malaking bagay yung ano niya nun. 90. Yung kill na yun. Oh, 120 ata yun per kill. So, napaka-ano nga naman nun. Patience na pinakita ng Blacklist International dun. Hindi nila lang ang KSP ng mga ibang heroes, pero ito na. Hindi lang din. Alam din kasi nila na ano kailangan ng Claude. Mm-hmm. For the early stage, so, yung makapag-ipon na makapag-ipon talaga. Kasi yun yung pwede nilang asahan dito. Uh-huh. Though meron namang Esmeralda. Pero mas maganda, pagka naging snowball agad yung ano mo, yung marksman. Oh, and look at this, Kuya Herb, nakabasag na rin pala ng Tori ang BSB sa top lane. No? Maaga yun, ha? Maaga nga to, pati yung Blacklist International naman sa bottom lane. So sa bottom lane, yes, kasi napatay nila din yung ano, yung anong hero ba yun? PNK, ayun. And sa top lane, wala man napatay, pero at still, nakabasag pa rin sila ng tier 1 turret. Ako po, nakakuha pa ni Shider Cute. Mukhang lalaban din to. Zaman Force na ilapag na, mga kaibigan. Glorious Pathway naman ang sagot ni Dexstar, pero kinagat ng aso dito. Demon, mukhang medyo masakit ang damage niya. Kompleto yung tropa papuntang bottom lane dahil nandun ang turtle side. So, possible makakuha to ng BSB. Kasi meron din silang taga-secure si Trevor dito para mabuhay sila eh. Yung healing galing. Malaking bagay yun para sa kanila. Exactly. Pero eto si Eson naman din dito. Gusto ko mag-test, pero yun nga lang, wala nang galawan. And for that BSB, that's gonna be the very first kill that they'll be having for the game number 2. Turtle has been secured as well for eto King na. BSB. Eto na. Pagka nagtuloy-tuloy yung kalamangan ng BSB at binigay nila yung pressure talaga sa Blacklist International, mapapadali nila yung laro eh. Magiging okay sa kanila yun. Kasi yung top lane, masasabi kong okay na eh. Nakatapat talaga si Wilson dun sa top eh. Ang lupit Flinto ni Wilson eh, no? Mm-hmm. Papalag at papalag din naman talaga. Oo, tama ka dyan, Kuya Herb, Ureta. Pero this time, 4-minute game time na tayo. Ito na naman, magkakabigay na naman ba? Pero hindi, it's a napabalik. Nagdikit yung dalawa, mag-best friend daw sila. Bawal na daw muna dito yung ano. Yung matagal daw nilang na-miss talaga na mag-appearan at magdikit silang dalawa. Pero Zaman Force na ibigay Eason dito, nakakaramdam na pwede siyang mamatay sa pagkakataong yun. Pero babackup naman ng Blacklist International. And pwede nilang ituloy or pwede nilang clashin to. Kasi wala na rin Zaman Force na maibibigay dito si Shider Cutie. Kasi doon siya dumidepende. Pag maganda yung labag ng Zaman Force, mas maganda yung magiging sa kanila, magiging daloy ng pera. Kasi syempre, free hit lang siya eh. And pag nakabuo ng Calamity Reaper plus Holy Crystal to, kaya niya talagang mamain yung mga players dito ng Blacklist International. Oo, grabe din mga kaibigan. So far, malinis pa ang galawan nung dalawa. Ayaw muna nila mag-commit sa isa't isa dahil alam nila na yung kahinaan at kalakasan din ng bawat isa. So far for BSB,
sila, kung tutusin, nasa kanila yung early stage ng game. Eh. Pwede nilang gangsterin itong ano, itong Blacklist International because of they have Harit. Pero yun nga lang, for Blacklist International, alam naman din nila na kung kailan sila iiwas against BSB. Kasi nga, alam naman din nila na pag lumapag ng Zaman Force itong Harit na to at wala yung Esmeralda, eh sila naman ang mahihirapan. So patience lang for Blacklist. Hintayin lang din nila yung Esmeralda kung gusto nilang bumanat ng 5-man clash or like 4-man engagement. Pero so far, kasi hindi pa sumasama, no? Hindi pa sumasama Esmeralda. Farm muna ang Blacklist. And BSB naman, hindi makahanap din ng timing. Uy, yun na, pabalik po si Demon dun. Muntikan pa, pero flicker out naman yun para sa kanya. Para makaligtas dun sa nangyayaring bakbakan. Pero Wilson, trying to save the day. Talagang kailangan niyang bumaba din dito. Pero objectives pa rin for the BSB. Oo. Relax lang muna talaga din to. Total, alam nila eh, na, well, hindi pumapalag sa atin dahil wala nga yung Esmeralda, ayaw lumaban. Objective na lang daw for Team BSB, pero yun nga lang, hindi papayag ang Blacklist International. Look at that kill, killing Dexter sa bottom lane lang. Medyo napalalim. Sabagay, that's an almost kill as well. Muntik na rin mapatay din naman si Wilson. Wala nang buhay din doon. Kinapos lang sa damage output. Pero, tingnan mo Esmeralda, direct. Parang kanina pa siya tumatambay doon ang tagal. Parang, ang tagal simula doon sa bottom. Ande siguro nagpapakaano lang din siya. Papaka-safe. Kasi nahihirapan na rin siyang makapag-farm. Level 6 lang din siya. Malaki yung inangat na level ng mga kalaban niya. Dun sa kanya. Alam naman natin si kung gaano magdo-dominate yung ano, Esmeralda, diba? Pero Zaman Force na ilapag dun sa baba. Ison, pwede pang patayin ni Shider Cutie. Level 10 na rin pala dito ang isang Harit. So, minamaximize talaga ng BSB yung kalamangan nila dito. So, ito yung maganda ngayon. Hawak nila yung Harit. Though maganda yung lineup ng Blacklist International. Parang sinasabi nila, teka, nagkamali kami nung una, ngayon babawi kami. Pero Trevor yung nahuli nila dito. Naku po, flicker out din naman para sa kanya. Wilson, medyo masakit siya, level 9 yan. Pero Glorious Pathway ang kanyang nailapag para mabuhay. Pero Trevor, nakapag-healing galing, kapuan nang galing sa backlanes dito. Pero eto na nga si Shider Cutie, naglapag ng Zaman Force. Out lang din ang Blacklist International kasi alam nila medyo masakit. Plus nag-ultimate pa pala dito si, ano, ha, si PNK. So mukhang masakit talaga yung kaya niyang ibigay. And hindi nakagalaw si Aqua doon. Bouncing ball pa nga rin. Ay, naku po, nabigyan na nga rin dito. Ang sakit ni, ano, ni Wilson. Patay pa nga agad. In the back lanes, Cap 1. Napakagandang bouncing ball doon para kay Dexter. Ano, so, pero halos lahat talaga, guys, na ma-maximize ngayon ng BSB. Maganda. Ayaw nilang bigyan ng pagkakataon yung Blacklist International na mag-snowball yung, ano, yung Claude dito and Esmeralda. Sa nakikita natin, so far, hindi sila makapag-react sa ginagawang aggressiveness ng BSB. Though, nahihirapan nga lang BSB naman maghanap ng gagangster o aagrihin. Buti na lang din, nakita na lang yung opportunity sa middle lane, yung tier 1 tower. Item check nga tayo dito for this Claude. Tingnan natin kung pampalaga na ba. Hindi pa rin naman. Isa pa itong item. Pantay lang sila nung pera, nung Harry. Oh, pero kasi tingnan natin kasi pag ito nakapag Holy Crystal pa. Yun na, medyo mahihirapan kasi kung papansinin mo, dalawa yung 5k sa tropa ng BSB samantalang isa lang naman sa Blacklist International. So, habang tumatagal, pero si Cap 1 mukhang mabibigyan, mga kaibigan. Blazing Duet naman ang sagot doon, pero uy, pasok lahat ng damage doon kay Demon, pero backlanes manggagaling dito. Ang isang harit natin, Zaman Force na ibigay ng BSB. Grabe doon sa binibigay na damage, pero Kyrie nakapag out, kinagat ng Chicha Dog, nakabumatay pa ata. Uy, balik, hindi, nabigyan. Ayun, nadali din mga kaibigan, 2-2 ang ating score for that clash. Napakaganda ng bakbakan, microhan talaga ang tunay, napakita din doon. Pasok in, pasok out, kumbaga mawawala, balit babalik pa din. And for that, yun nga lang, wala, patas lang. Tigdalawa lang naman ang napatay doon sa ano na yun. Ang problema, core nga lang yung ano, nabigyan sa ano. Claude yun eh. Si Kyrie ang nabigyan doon sa ano, sa Blacklist International. Item check nga tayo direct. Tingnan ko kung may necklace of Durance na yung isa sa mga players ng Blacklist. Oh, may Durance na naman si Louie. Kaso kasi, yung dalawang si damager ng BSB nang galing sa backlanes. Tapos hindi pa napatay dito si ano, si Demon. Namuntik na, di ba? So, tinawag niya yung ano niya eh. Tutang pikit niya para magkaroon ng armor eh. Pero hindi na kinakaya. Hindi na kinakaya, sir. Masakit na yung thumbs. Naka-deadly. Deadly blade. Deadly blade. Naka-deadly blade nga to. Masakit-sakit nga yung Uranus dito. Medyo i-indine din talaga. Even Esmeralda. Pwede nga gangster ni ano ni Tato. Uy, nakita mo naman, oh. Lalim, oh. Naku po, talagang regeneration has been cancelled. Pagka ako kalaban nyo. Pasagpaan tier 3 tower, BSB is doing it for this game number 2. Uy, si Esme, ayun, oh, tahimik lang. Kanina pag ginagawa ni Esme to, no, parang nga nangyayari, sumisegue-segue push siya kasi alam niya na hindi niya kayang masabayan yung ano, yung heroes na BSB, kaya siya na lang ang bumabay time sa some other lanes for Blacklist International. Oo, kailangan niyang gumawa ng objective kasi parang sa ngayon, hirap na hirap sila eh. Kasi isipin mo yung pwesto ni Cap 1, kanina pa yan nandyan. Oo.
Pero patience lang kasi alam niya na kung sakaling magkakaroon ng clash sa middle lane, maaasahan siya ng tropa niya na makapag-setup na maganda. And for the backup damage, kaya namang ibigay yun nung PNK. Mm-hmm. Oh. So, grabe yung damage ni Wilson. Sa akin, sobrang solid nun ginagawa niya. Kasi yung top lane, nabugbog niya yung Esmeralda dun eh. Though hindi naman napapatay, pero yung lamang sa lanes, yung nakakuha siya agad ng objective, malaking bagay yun. Tama yan, mga kaibigan. Pero eto na, 10-minute game time tayo. First Lord is now up. So, problema mala ito for BSB ngayon. Medyo hindi nagpe-pay off yung lineup na kanilang pinili. At tulad nga sinabi natin, draft pickan lang din naman. Eh talagang hindi rin doon talaga mababase ang pagkapanalo. Nasa galawan or nasa team play na ipipick off nila para mag-work yung lineup na kanilang pinili or yung draft heroes na kanilang pinili. Pero eto, for this Lord, at tagal nga lang nila patayin yung Lord, pero still hindi rin kayang i-contest ng Blacklist International. Esmeralda, ganun pa rin ang ginagawa up until now, galing from top lane. Ngayon na nag-recall sa base nila dito. Hirap eh. Sa ngayon, parang yung Blacklist International, sila yung team na ano na lang, no? Parang kumakounter-attack na lang. Kung sakaling magka-error yung BSB, dun tayo kukuha ng lakas ng loob, no? Oo. Pero kanina kasi sila yung team na ano eh, na aggressive. Aggressive sila kanina eh, no? Oo. Aggressive play pinakita nila nung game number 1. So, akala ko nga din magiging aggressive din sila for this game number 2 kasi may SM sila. Pero yun nga lang, that turned out na mas naging aggressive po, na lang si BSB. Kapuan. Look at this Kapuan set up play. Naku po, tuloy ko yung herb. Boom. Na ako binigyan pa nga rin dito plus the glorious pathway. Pasok lang din naman yung Esmeralda pero wala pa masyadong damage. Naku, meron pang healing galing coming from Trevor. So talagang sulit na sulit yung binayad dun sa ano sa healer nila. Maganda ang binayad dun, mga kaibigan. And I really want to commend yung Thams. Si Wilson, ang laking tulong nung damage na kaya niyang ibigay. Siya ngayon may pinakamalaking pera ngayon, 10k oh. Kung mapapansin nyo. So, ibig sabihin, naging successful talaga yung pagkuha nila ng thumbs dito. Pero, oops, itong mid lane na nga lang daw yung magiging casualty nila sa maampan ni Dexter. With that one, ako patay agad. Dalawa na lang or tatlo na lang ang natitira top lane pa nga ang isisecure ng Blacklist International or ng BSB dito. And may Sanctuary Lord pa sa bottom lane. Shutdown pa si Wilson. Nadali lang din mga kaibigan. Pagkatas, speaking of Wilson, yes, ganda nga kayo. So, yun nga lang. Napatay as we speak. Napatay. 14 ang ating score. Blacklist International trying to defend their own base. Here comes the Lord. Nakapasok na, ladies and gentlemen. Nakuyari. So Daman Force na ibigay. Yun lang. Bumlazy to win na lang din, mga kaibigan. Pero, uy, well defended pa, Kuya Irv. Sakit ng damage, Prin. Sakit ng damage ng Elkert. Grabe. Pero, uy, bouncing ball. Grabe naman yung setup ni Cap 1 doon, mga kaibigan. Natatapusin na ng BSB ang ating game number 2. Mga bestie wapa for